Hello, it's your island girlie. Mushon nagmag-dive iya sa Palawan. Kasama ko today si Ivan kasi kailangan ko mag-scuba refresher tapos gusto rin niya mag-try mag-DSD or discover scuba dive. Ang last dive ko was last year pa, which was also a scuba refresher. Kapag licensed diver ka kasi and hindi ka nakapag-dive within 6 months, you need to undergo scuba refresher. Ang first stop namin ngayon is Coron Island. So andito tayo ngayon sa ilalim ng Barracuda Lake. Dito sa first dive, hindi kami magkasama ni Ivan. Ang kasama ko ngayon ay si Kuya Josh. Si Ivan, since he's taking up DSD or Discover Scuba Dive, he has another session with another instructor. Barracuda Lake is actually popular among divers, especially free divers. Aside from its underwater limestone formation, kakaiba rin yung water dito. May unique layers kasi siya ng fresh, salt, and brackish water na nagsishift into a dramatic temperature. Kaya kung napapansin nyo, nagbo-blur-blur yung camera ko kasi dito sa may ilalim, mainit yung tubig. So para kang nasa hot spring. When I checked my YouTube channel, nakita ko na yung last video ko was 3 years ago pa kaya naisipan kong gumawa ng bagong video para i-share sa inyo. Hindi naman ako tamad gumawa ng video, it's just that iba lang ngayon yung priority ko as an adult. Ang nakikita nyo ngayon is si Kuya Josh. So tinanggal niya yung fins niya para mag-ala moonwalk sa limestones ng Barracuda Lake. I've already tried this during my first time diving in Barracuda Lake pero wala akong video para mapakita sa inyo. Sorry! And then paglingon ko nakita ko si Kuya Ronel kung ano-ano pinapagawa sa mga guests niya. Then pag-stop ko sa area na to, may lumalapit sa akin na hindi ko kilala. Charot, si Ivan pala. That ends our dive in Barracuda Lake and now we will move on to Buswanga area as we will have 2 more dives. For this next dive, ako muna ang bababa kasama si Kuya Josh. So si Ivan may iwan sa boat, magchichill lang daw muna siya. First time ko mag-wreck diving and sobrang anxious ako kanina pa habang nasa boat. Although may briefing naman bago kayo bumaba and dinidiscuss yung itinerary ninyo for the whole dive. Marami talagang shipwreck dito sa Coron kasi dati, according to locals, dito daw nagtago yung mga Japanese warship. So ang ginawa daw ng mga Japanese dati was dinidisguise nila yung ship into like an island. Hindi ako magaling magkwento nito, but you can also ask the locals if ever you happen to visit Coron, Palawan. Ako pa lang natatakot talaga ako kasi inisip ko, what if maligaw ako? Tapos hindi ko maalala yung diniscuss sa akin kasi nga, kung ano-ano na nasa isip ko. Gusto ko na lang humawak sa fins ni Kuya Josh at this moment. Pero sinipa niya ako, B. Pero at some point, na-amaze din ako. Kasi hindi lahat ng tao will be able to do this. And naririnig ko lang to before sa discussions namin sa school. Napapanood ko lang siya sa movies. Pero ngayon, nandito ako sa loob ng shipwreck. Tapos itong shipwreck, hindi lang siya basta-bastang shipwreck kasi may story ito, dating back dun sa Second World War. It's also nice to have this kind of experience in life. I would love to tell this story to everyone one day. So at this moment, I was thinking, what if hindi ako pumunta ng Coron, Palawan? Like, what if hindi nakaroon ng pandemic? What if hindi ko naisipan na maghanap ng sports na magugustuhan ko? And up to this day, I'm still kind of amazed of how those decisions brought me here to where I am today.
like how those setbacks made me become strong, and these experiences taught me so much about life. Okay, oras na umahon and nadaan na namin itong crocodile fish. Tapos itong si Nudie, gusto pa niya sumama sa akin pero hindi pwede be. Ang last dive namin today is a submarine wreck and dito kasama ko na si Ivan. Di ba marunong na ako mag-back roll? So ito naman yung front roll entry. Yun. Hindi ko nakunan yung kay Ivan kasi sabi ko wait lang be, pero excited siya masyado. Tapos hindi ko pa nakiklik yung camera, tuhalo na siya kaagad. Kaya ito na lang yung sayo. Ang last dive na ito, in-expect ko na chill na lang kami dito kasi ang dami ko nang pinagdaanan sa last two dives. Pero tinitest talaga ni Kuya nyo ang pasensya ko. Kaya ayan, sige, hawakan mo ang camera at kunan mo ako ng maraming videos. Share ko lang din sa inyo, kaya ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng underwater videos kasi wala akong underwater camera. So, last time, nag-rent ako dito sa Coron ng GoPro. Tapos, kinwento ko yun kay Ivan. So, nitong uwi niya, binilan niya ako ng GoPro para daw makapag-continue ako sa pag-upload ng underwater videos. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much that... Kinuha ko na yung camera sa kanya para ako naman ang makapag-take ng underwater videos. Naisip ko kasi hindi pwede na wala siyang video kasi baka mamaya pag nagkwento siya sa friends niya, walang maniwala sa kanya na nag-dive siya. Kasi walang proof. So, kawawa naman siya. May tinuturo si kuya niyo dito sa akin kasi hindi ko na-gets. Tapos tingnan naman, biglang nag-attitude sa akin. Sige, go, swim away. Doon ka sa far away. Nakaikot na kami dito pero nag-attitude pa rin siya sa akin. So... kanino mo yan nakuha, girl? Hindi rin siya nakatiis at tumabi pa rin siya sa akin. Pero during this dive, masyado siyang distracted sa mga nakikita niya. And na-observe ko na masyado siyang excited sa mga bagay-bagay. Kaya yan, muntik na niya ako iwan ulit. Haharang-harang pa siya sa akin, kaya tinulak ko na lang. Diyan ka sa tabi. Guess our hearts kinda lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, all I knew, it's you, yeah, boy. The one who showed me now. Malapit nang matapos ang dive namin, tapos napansin namin na hindi maganda yung buoyancy ni Ivan dito, kaya tinaray siyang hilahin ni Kuya, pero tingnan yun naman ginawa niya. Nung narealize niya na medyo maldita siya sa part na yun, nagsorry siya kay Kuya. Then bigla na lang siya nagbehave sa may likuran ko. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa yung may attitude. Nung medyo nakarecover na siya sa kamalditahan niya, naisipan niya na magpa-cute kasama sa camera, pero isa pa, sinipa niya si Kuya! Ay nako, kaloka talaga itong kasama ko. Tapos itong si Kuya Josh, nakita niya itong fish. So sabi niya hindi daw ito nangangagat. Pag-ahon namin, nakwento nga ni Ivan na nakagat na daw siya ng fish na yan. Pero ayaw ko maniwala nung una. Tapos nung pinanood ko yung mga videos namin, nakita ko ito. Lahat at anong nakikita niya, tinuturo niya sa akin like this angel fish na nasa baba namin. Nakita niya si Kuya Josh na dumaan dito, so gagayahin din daw niya. Tingnan natin kung kaya niya. Ano ba, babe? Hindi lang once sumabit, kundi twice. Okay. After this, aho na kami and sana nag-enjoy kayo sa dive na to kasi ako na-stress lang ako dahil nilaro lang to ni Kuya niyo. But thank you so much for watching. Next time, Muman!